Bago ang lahat, luma muna. Ang kilala nating player ngayon sa NBA na masasabi nating may lahing Pilipino ay ito si Jordan Clarkson na sinuportahan at naglaro na rin sa Pilipinas sa Asian Game. Ngayon may panibago ulit at ito naman si Jalen Green. Ang great-grandfather kasi niya ay nagmula dito sa Ilocos Sur at masasabing nasa 3rd or 4th generation na siya. Ang stepfather naman niya ay si Marcus Green na dati rin namang ka-teammate ni Deshaun Stevenson sa high school. Si Jalen Green naman ay unang naglaro para sa San Joaquin Memorial High School sa may Fresno. Freshman pa lang siya, may average na agad siya na 18 points at 9 rebounds per game. Pagpatak ng sophomore year ay umangat yon sa 27 points. Nanalo din ang team nila ng Central Section Division title at nakapasok sa CIF Open Division Playoffs. Ayon pa sa mga report ay nasa top 1 or top 2 ng mga scouting website itong si Jalen Green. Pero sa ESPN, tinag siya bilang number 1 prospect. At sinasabi pang, bago siya mag 15 years old, ay ino-offera na siya ng Arizona, Florida State at USC. Sa iba pang report, nung nasa senior year na sa high school itong si Green ay umabot pa sa mahigit 15 nag-offer sa kanya ng scholarship. Alam nyo na rin naman siguro na naglaro dito sa Pilipinas si Green para sa NBTC, kaya lalo siya nakilala. Kaya para sa episode na to, ito naman yung ibang kwento regarding dito kay Jalen Green. Sa isang article pa nga ni Mirin Fader ng Bleacher Report, ng 2018 nang una niyang makita ito si Jalen Green ay masasabing advanced na siya kumpara sa mga kaedad niya na 16 years old. Alam na rin kasi ni Jalen Green kung paano talaga humarap sa media at sabi pa nga ni Green noon, pakiramdam niya nasa tamang edad na talaga siya at yung pakikitungo ng mga tao sa kanya iba talaga, parang hindi siya isang teenager. Dahil first year pa lang si Green sa high school ay masasabing celebrity na siya dahil sa kanyang skill set sa basketball court. Sa article pa nga ni Ramona Shelburne ng ESPN, nasa high school pa lang itong si Green ay marami ng documentary filmmaker ang sumusunod sa kanya at lalo na sa kanyang pamilya. So ibig sabihin nasa amateur pa lang si Jalen Green ay dokumentado na ang kanyang basketball career. Ang isa pa sa mga spotlight talaga sa career nitong si Jalen Green sa high school ay noong 2017. Ito yung naimbitehan siya sa UCLA gym na pagpasok niya doon ay halos wala nakakakilala sa kanya. Hindi katulad kapag naglalaro siya sa loob ng basketball court. Meron kasing tinatawag noon na legendary summer hoops run na ginagawa sa UCLA gym at marami mga former at current NBA players ang andon. Ang dating UCLA at ngayon ay development coach ng Sacramento Kings na si Rico Hines ang isa sa mga coaches doon. Nang makita niya kasi itong si Jalen Green ay hindi niya talaga ito kilala kung sino ba talaga siya. Ni-recommend lang noon si Green ng mutual friend nilang dalawa. Nang time ng schedule ni Green noon sa UCLA gym ay andon si Kevin Durant at ibang players gaya ni Brandon Jennings. Nakilala naman itong si Jalen Green. Ang ginawa lang doon ni Jalen Green nag-intay sa sideline dahil hindi naman pinangako ni Rico Hines sa kanilang mutual friend na palalaroin agad siya kasama yung ibang mga NBA players. Ilang oras nag-intay itong si Jalen Green at nagkaroon na siya ng pagkakataon na pinalaro na nga siya ni Hines. At ang unang pinabantayan sa kanya ay si Kevin Durant. Si Bobby Brown ay dating player ng Houston Rockets na laging nandun sa event na yon. At nung nakita niyang pumasok itong si Green at babantayan niya si Kevin Durant, ay alam niya makakascore lang talaga itong si KD. Kaso sa isang possession ay nagkaroon ng fast break para dito kay Green at ang ginawa niya ay isang slam dunk na hindi makakalimutan yun ng mga taong nanonood sa game na yon. Ang sinabi pa ni Hines ng araw na yon ay nakuha ni Jalen Green ang reputasyon talaga para maging next NBA star at doon din nagsimula mag-training si Jalen Green sa UCLA gym kasama itong si Rico Hines. Fast forward tayo ng konti. Sa 2020 class para sa mga papasok sa college ay nagkaroon kasi ng ibang landscape sa amateur. Diyan na kasi dumating yung tinatawag nilang alternatives. Ito kasi yung liga na yung mga high school player na kaka-graduate pa lang ay maglalaro na overseas or sa professional league. So marami mga prospect talaga noon ang hindi tumuloy sa college at halos nagsisimula pa lang yun sa time ni Jalen Green sa high school. Pero noon si Jalen Green kasi habang nasa senior year na sa high school ay pipili na talaga siya ng college team na paglalaruan. Pero pinospon niya muna yun dahil sa pandemic noong 2020. At dito naman pumasok yung NBA G League ng mga April 2020 na siya ang number 1 prospect sa class of 2020. Ang dapat mauuna talaga sa G League program ay itong sina LaMelo Ball at RJ Hampton na nag-sign niya sa ibang bansa. Ang maisasign kasi ng isang player ay nasa pagitan ng $125,000 hanggang $500,000.
At ito ang pinili ni Jalen Green kasama pa yung iba mga prospect na naging maganda naman ang performance niya sa G League at isa pa doon na maintain pa rin niya yung status ng pagiging top prospect. Silang dalawa ni Jonathan Kuminga. Papasok naman tayo sa part ng NBA draft. May sinabi kasi noon si Jalen Green na excited siyang i-represent ang Pilipinas. So mamaya, i-check din natin kung ano nga ba yung parang sinasabi ni Jalen Green. At ayon pa sa mga write-ups, itong si Green ang isa sa magiging game changer sa basketball landscape sa US kapag nagtagumpay siya. Example na lang, naging All-Star, All-NBA team member, max contract player, or MVP. So ibang usapan pa yung championship. Kapag nagawa kasi ni Jalen Green yung mga nasa listahan na yon bilang isang franchise player ng Houston nakakatapos pa nga lang ng James Harden era, ay inaasahan na marami mga prospect pa ang susunod sa kanya dito sa G League at mag-i-skip ng college. So hindi lang yun basta prospect yung kasama sa top 10 ang posible mag-skip na sa college at sumali na talaga sa programa ng NBA dahil ito si Jalen Green ang unang product ng G League Ignite ang nakapasok talaga sa top 3 ng NBA draft. Matagal na kasi nagiging reklamo yan sa college sa NCAA na kumikita sila pero yung mga players wala nakukuha na compensation. Ang naging move kasi ni Jalen Green ang magbibigay ng malaking hint sa mga prospect na sundan yung ginawa niya at hindi na maglaro sa college at pumirma na sa isang programa or sabihin nating professional league. Kapag nagkaroon pa si Jalen Green ng immediate impact sa NBA, magkakaroon ng mas malaking pananaw ang mga batang prospect dahil ang nakalaban talaga ni Jalen Green sa G League ay mga former NBA players na at nakapag-average pa rin siya ng nasa 18 points per game. Malaking confidence yun para nga sa papasok na panibagong season. Yung sinabi kasi kanina ni Jalen Green bago yung NBA draft ay i-connect naman natin dito sa Houston Rockets. Makakapag-open kasi sila ng panibagong market para dito sa Pilipinas at in-accept niya ang Philippines, syempre babalikan din natin yun. Ang Pilipinas kasi ang isa sa malaking viewership pagdating talaga sa NBA dito sa Southeast Asia. So dati kasi gumawa ko ng isang episode about dito kay Terrence Mann. Meron kasing picture doon na naka-t-shirt siya ng parang Philippine flag. Merong mga nagtanong sa comment section kung ito bang si Terrence Mann ay isang Phil-Am. Ang sagot kasi doon, hindi talaga siya Phil-Am dahil yung Los Angeles ay nagkakaroon ng Filipino Heritage Night or Week. So nauna dati ang Golden State dahil nga dito kay Raymond Townsend. Sumunod ang Clippers, Brooklyn Nets, Miami Heat, Wizards at iba pang mga teams. Tiningnan ko din ang demographics niyan. Una, malaking populasyon ng mga Filipino ay nasa California. Nandun ang cities ng East LA at San Francisco. Ang pangalawa naman ay itong Hawaii at yung pangatlo ang Texas, kung nasaan naman ang Houston. Ang data na yan ay as of 2017, pero sa malamang sa ngayon, mas marami na yan. Yung sa data na yan, yung New York at New Jersey ay halos combine ang numbers na yon. Kaya ang Brooklyn ang sumunod din sa Filipino Heritage Night, na technically, pangatlo talaga sila sa may maraming populasyon ng mga Filipino. Dahil yung iba mga fans doon ay nanonood talaga para sa Brooklyn Nets, na dating franchise ng New Jersey. So bago ko tapusin ang kwento na to, meron ng market sa loob at labas ng US para sa mga Filipino. Ang kailangan na lang magbubus ng market na yon at si Jalen Green ang meron ng pagkakataon. Nagagawa naman ni Clarkson yun pero sa ngayon ang spotlight ay nandito na kay Jalen Green bilang franchise player ng Houston Rockets. So yan muna ang kwento regarding dito kay Jalen Green at tingnan natin kung magiging isang NBA All-Star ba siya or Superstar sa NBA sa mga susunod na taon. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayang komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.